Okay, we are recorded. I want to share to you now the topic entitled The Law Enforcer's Greatest Question. You will see that in the history, you must pay attention with this. It is very important. I want to discuss to you, to tell you the most important lesson dito sa criminology. Dahil you can know many knowledges, you can know many topics, pero pag dito ka sablay, baliwala mababaw. I told you that within the center of our logo, it is the law of God and the law of man. And above that is the law of God. Law enforcers is very wide title. Kasama mga police, sa Pilipinas ha, kasama ang PIDEA, anything, any agency na nagpapatupad ng batas, any agency na meron trabaho na mag-enforce ng batas, kasama sila sa law enforcers. At in the history, isang function ng military tsaka ng police. Because before, alimbawa sa Roman Empire, nung panahon nila, isa ang police tsaka military. Sa Pilipinas before, bago panganak 1990, ang PNP, meron tayong PC and INP. PC is a Philippine Constabulary. Parang ang trabaho niya, kahit police ito, sila ay may parang army type ang kanilang trabaho. And then INP, Integrated National Police, ginawa ng batas na RA 6975, yung Police Act or DILG Act. Pinag-merge ang PCINP at pinanganak ang Philippine National Police. So I will be using law enforcers in a wide na concept o wide na pagkakagamit. Meron siyang greatest question. And hope and pray at the end of this PowerPoint presentation, you will ask yourself then this question na tinanong ng law enforcer na ito. In the book of Acts chapter 16 verse 25, this is the background, no? At midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. So in short, mayroon dalawang tao dito, parehong lingkod ng Diyos, ang pangalan niya Paul and Silas. Sa Tagalog, Pablo at si Silas. Kalagitnaan ng gabi or midnight, or I think this is 12 ng madaling araw, si Pablo, nakakulong silang pareho, no? Kahit na nakakulong sila, their response is not umiyak, hindi sila malungkot, nangihinayang, because they know meron silang greater purpose bakit nakakulong. At nakulong sila because they are sharing the word of God. Now, ang kanilang response, umaawit pa sila at nagpe-pray sila sa Diyos. At nung madaling araw na yon, narinig sila ng mga nakabilanggo kasama nila. And suddenly, while they are praying and they are singing to God, there was a great earthquake, malakas na lindol. At because of that earthquake, yung mga foundation ng prison, na shaken sila, na yanig. At dahil sa pag-shake ng mga pundasyon ng kulungan, immediately all the doors were opened and everyone's bands were loose. Kasi doon, meron ka ng rehas, may kulungan ka na, tapos meron ka pang mga tanikala, mga bands, mga shackles and fetters. Kamay, paa, sometimes sa leeg, meron pa. Dahil sa lindol na yun, nakakalag, nahulog yung mga rehas, nakakalag yung mga tanikala nila. Ang nangyari ganito, nung nakakalag na yung tanikala, wala na yung pintuan nila, and the keepers of the prison, yan na yung law enforcer. Dati kasi isa ang nagbabantay, ngayon iba na. Sa Pilipinas, pag police, law enforcement, pagka BJMP sa mga jail, pag Bucor sa mga national penitentiary. Pero dito, isa pang function nila. Pati yung sa prison, function din nila. Nagising sa pagkakatulog. The problem, may neglect of duty dito. Yung law enforcer nakatulog kahit naka-duty. Dahil sa earthquake na yon, nagising siya. And seeing the prison doors were opened, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. Dahil may neglect of duty, alam niya, nakita niya, nakagising siya, bukas yung mga pintuan ng kulungan, magpapakamatay siya. So ginawa niya, kumuha ng kanyang espada, magpapakamatay. Bakit? Alam niya kasi, the consequence of his neglect of duty, kamatayan din. Pero you know what?
But Paul cried with a loud voice, saying, "Do thyself no harm, for we are all here." Sabi niya, huwag mo saktan ang sarili mo dahil nandito pa kaming lahat. Imagine that, class. Pinakita ni Pablo at ni Silas na kahit sila pinalaya ng Diyos, they have the integrity. Hindi sila pugante. Hindi sila escape from prison. Nanatili sila at sabi niya, huwag mo saktan ang sarili mo. They still saved the life of the prison guard. And then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before them. Alam niyo, nakita niya yung nangyari. Witness siya, yumanig. Kahit nagbagsakan na yung mga rehas, nagstay pa rin sila. May integrity. Alam mo, nanginginig yung taong ito, may dalang ilaw, at napaluhod sa harapan ng lingkod ng Diyos. Meron siyang greatest question. Class, makinig kayo. The greatest question ng law enforcer. Acts 16:30. And brought them out, pinalabas niya, and said, "Sirs, what must I do to be saved?" Tinanong niya ang pinakamahalagang tanong sa kanyang buhay. Sabi niya, "Mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin para maligtas?" Class, sa inyo murang edad, karamihan sa inyo, marahil teenager pa. And I don't know sa iba. Did you came to the point, nagtanong ka, ano kaya ang dapat kong gawin para pumunta ako sa langit? Ano kaya ang dapat kong gawin para pag namatay ako, hindi ako sa impyerno? Ano kaya ang dapat kong gawin na makatiyak ako habang buhay pa ako, na pagka binawi ako ng buhay, hindi ako magsasuffer sa impyerno, kundi makakasama ko ang Diyos sa langit, ang kaluluwa ko sa langit ang punta? I hope and pray, kahit bata pa kayo, did you ask that question? Bakit, class? Walang nakakaalam sa buhay ng tao. Marahil ang mundo may iba't ibang kasagutan. Today, napakarami, social media, kung saan-saan, may ibang-ibang sagot paano ka pupunta sa langit. May iba, class, ang sagot nila, "Sir, kasi mabait naman ako." Alam niyo, class, maganda na ang tao mabait, matulungin. Pero hindi sapat ang pagiging mabait mo para tayo tumungo sa langit. Bakit? Tandaan niyo, class, sabi ng Bible, Romans 3:10, "It is written, there is none righteous, no, not one." Walang matuwid, wala kahit na isa. Bakit? Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Dahil walang matuwid, kasi lahat tayo nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At alam nyo, class, dahil sa pagkakasala natin, merong kabayaran. Romans 6:23, "For the wages of sin is death." Dahil tayo nagkakasala, marami, konti man yan, madalas, madalang, tayo pa rin ay makasalanan. At dahil dyan, class, mamamatay tayo. Sa sementeryo, class, may iba't ibang size ng nicho. May maliit, may katamtaman, may malaki. Katunayan, class, na tayong lahat may kamatayan, dapat tayong lahat pumunta sa impyerno. And because of sin, we know that heaven is a holy place. Ang langit, banal. Lahat tayo, hindi tayo qualified sa langit. Bakit? Nagkakasala tayo eh. Ang Diyos, banal. Kahit konting kasalanan, kahit isa, hindi qualified sa langit. Therefore, class, what must I do to be saved? Alam mo, ang sagot nila, hindi religion, hindi sarili nila. Ang sagot ng lingkod ng Diyos, si Pablo at Silas, the question, "Sirs, what must I do to be saved?" There is a great answer. Class, mark this verse. Acts 16:31, "And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house." Ang sagot nila, hindi pagpapakabuti, kahit maganda maging mabuti, hindi sapat. Hindi pagiging religyoso, maganda relihiyon, pero hindi sapat. Ang sapat, yung pananampalataya sa Panginoong Jesus. Bakit? Si Jesus Christ, class, ang Diyos na nagkatawang tao, nung siya nasa mundong ito, nabuhay ng perpekto, hindi nagkasala, perfect life. 33 years niya sa mundong ito, inoffer niya ang kanyang sariling buhay. Pinasa niya yung krus, siya na walang kasalanan, ay naging kasalanan para sa atin. Bakit? Hinako niya ang ating kasalanan. At sa krus, pinako siya, nagtigis ng dugo. Nung siya bagong matay, sabi ng Panginoong Jesus, "It is finished." Katunayan na, tapos na, naganap na, bayad na. Ibig sabihin, he sacrificed himself, he gave himself para sa ating kaligtasan. Hinako niya yung kaparusahan natin. Para, sabi ng Bible, sino mang sumamparataya sa kanya
ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Because Jesus Christ already died for us, nailibing siya, muling nabuhay after 3 days, at binayaran niya ang ating kasalanan sa kanyang dugo. Sabi nila Pablo, ang sagot nila class, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka at ang iyong sambahayan. Bakit? Kasi ang totoong nakakilala sa Panginoon, ipapakilala mo ang Panginoon sa pamilya mo, sa sambahayan mo. Bakit class? The greatest reason, bakit greatest answer, believe on the Lord Jesus Christ? The greatest reason, Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Class, the reason why si Kristo ang tagapagligtas, pananampalataya ang kaligtasan, dahil ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal na nung tayo ay makasalanan pa, hindi nung mabuti ka, nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Imagine mo, He died for you because He loves you and He wants to save you. And syempre, the greatest message, finally, one of the best verses in the Bible, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Class, mahal ng Diyos ang sanlibutan. Mahal ka ng Diyos kahit sino ka pa. At dahil mahal ka ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, sin yun, si Jesus Christ. Binigay niya si Kristo para sa iyo. Bakit daw? Upang sa sino mang sumampalataya, the word whosoever, mayaman, mahirap, nag-aral o hindi, bata, matanda, kahit na sino ka pa, ano pa ang background mo sa buhay, basta nanampalataya ka sa kanya, kay Kristo, bilang Panginoon at tagapagligtas, nanampalataya ka na siya lang ang magdadala sa iyo sa langit, wala nang iba. Sabi ng Bible, dalawang pangako niya, should not perish. Hindi ka na mapapahamak. Pangalawa, but have everlasting life. Kundi magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan, syempre, sa langit yan. Class, open pray today, nakilala mo ang Panginoon. You might heard the name Jesus Christ. You might know Him kahit paano, pero sana today, hindi ka lang maniwala at makaalam sa Kanya. Kung hindi, manampalataya ka kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi ni Paul, maliligtas ka. Sabi ni John, ikaw ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At syempre, sabi ng Panginoon sa Kristo, yan, siya nagsalita niyan, hindi ka na mapapahamak kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Again, I will close this dito sa verse na ito para assurance, si Titus 1:2. Sabi niya, in hope of eternal life. Pag pinag-uusapan daw pag-asa ng buhay na walang hanggan, ibig sabihin, pagka namatay ka, saan ka pupunta? Sabi ni Kristo, pag tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, nanampalataya ka sa langit. Yung hope na yon, yung pag-asa na yon, sabi ng Diyos, which God that cannot lie? Yan. Pag pala pinag-uusapan mo yung pag-asa ng buhay na walang hanggan, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ang tao nangako sa iyo, panghawakan mo, pwedeng to pa rin, pwedeng hindi. Pero class, ang Diyos daw ay hindi nagsisinungaling sa kanyang mga pinangako sa atin. He cannot lie. Promise before the world began. Pinangako na niya ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, bago pa niya likhain ang mundo. Ibig sabihin, kung hindi siya nagsisinungaling, tutuparin niya ang pangako niya na hindi ka na mapapahamak sa impyerno, kundi may buhay na walang hanggan sa langit kung ikaw ay sumampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Hope class, naging maliwanag sa inyo ang short lesson na ito. At can I pray for you? Sir, yes. Sige. Sir, yes. Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. You can bow your heads. You can turn on your cameras class para kahit paan makita natin. Tapos magbow tayo ng heads pag-pray ko kayo. At least nag-start ang ating academic year sa Diyos, no? At least may gabay tayo. Throughout our lessons, He will guide us. He will be with us, no? So yan, panalangin ko kayo. Heavenly God, I have shared to my students ang salita mo. Nagpapasalamat po ako sa pribilehiyo na mag-guide sila, hindi lamang po sa mga katuruan ng criminology, kundi magsimula kami sa iyo because ikaw ang pinagmulan naming lahat. Today, I've shared to them the gospel
that Jesus saves. It is not the religion. It is not ourselves. It is you, O God, through your Son, Jesus Christ, ang nagliligtas at pananampalataya sa Kanya upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa sila po sa hapong ito sumampalataya sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas at magsimula ka pong gumawa sa buhay nila, mold them bilang isang mananampalataya. At please po, gabayan niyo po kami sa buong academic year as I teach about criminology, especially your words. Sana makapag-produce kami, hindi lamang po competent na mga criminology graduates, kung hindi mga God-fearing, God-loving, at may mga totoo pong relasyon sa iyo. Salamat po. We dedicate to you the whole academic year. In Christ's most precious name I pray. Amen and amen. Class, hope and pray. Amen. Pinagpala kayo ng amen. Sa ating Diyos. Pag-share ng Word of God, no?